para sa episode natin ito. Ating pagkukwentuhan ang isa sa pinakadakilang labanan ng World War II kung saan ipinakita ng mga matatapang na US Marines na hindi sila magpapadaig kahit sa harap ng napakalakas na kalaban. Ating pag-usapan kung paano hinarap ng 450 na mga US Marines ang isang buong Japanese carrier force noong World War II. Ito ang Battle of Wake Island. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko munang bigyan ng napakalaking shoutout ang ating comrade na si Michael Federico, Joshua Cod M, Vincent Kabuguang, at Mile Giles Esperaguera. Maraming salamat mga comrade sa walang sawang panonood ng ating episode. Ang Wake Island ay isang maliit na atol o pabilog na isla sa Central Pacific. Isa ito sa pinakamalayo at isolated na military base ng mga Amerikano kung saan meron itong layong libo-libong mga kilometro mula sa pinakamalapit na kalupaan. Ang Wake Atoll ay binubuo ng tatlong maliliit na isla na pinagdugtong-dugtong ng mga rilis ng tren. Bago ang digmaan, ang isla ay nagsilbing refueling station ng mga eroplanong Amerikano na tumatawid ng Pacific Ocean. Sa pagsapit ng 1941, unti-unti nang lumalakas ang simoy ng digmaan sa Pasipiko. Ilang taon nang naglalagablab ang Sino-Japanese War, samantala umiigting naman ang diplomatikong awayan ng Japan at ng United States. Dahil sa mga salik na ito, nagdesisyon si President Franklin Roosevelt na patatagin ang depensa ng mga teritoryong Amerikano sa Pacific, kabilang na dito ang Wake Island. Ipinadala sa isla ang 450 na mga US Marines na bahagi ng 1st Marine Defense Battalion sa ilalim ni Major Devereaux. Bukod sa mga Marines, nagpadala din ng detachment ng 12 Wildcat Fighter Plane ang Marine Corps Aviation. Para naman sa kanilang depensa sa kalupaan, ang isla ay armado ng 6 na 5-inch gun mula sa lumang battleship na USS Texas, 12 3-inch anti-aircraft gun, 18 50 caliber Browning machine gun, at iba't iba pang mga magagaan na armas. Ang pangkalahatang command ng Wake Island ay napunta sa kamay ni Commander Winfield Cunningham. Bukod sa mga Marines, mayroon ding 1,200 na mga sibilyan na manggagawa na naninirahan sa isla. Ang mga sibilyan na ito ay manggagawa ng engineering company sa isla at ng Pan Am Airlines. Noong December 8, 1941, ilang oras lamang makalipas ang notorious na pagsalakay ng mga Hapones sa Pearl Harbor, inatake ng 36 na Mitsubishi medium bomber mula sa Marshall Island ang posisyon ng mga Amerikano. Agarang nawasak ang 8 sa 12 Wildcat Fighter ng mga Marines, samantalang napalubog naman ang kanilang nag-iisang cargo ship. Agarang inilikas ang mga sibilyan gamit ang lahat ng eroplanong available. Sa kasamaang palad, hindi kasama sa mga inilikas ang mga manggagawang Micronesian. Mula December 8 hanggang 10, paulit-ulit na binomba ng mga Hapones ang runway, tulugan at mga gusali sa Wake Island. Sa kabila nito, pinagbayad ng mga US Marine pilot ang mga Japanese kung saan 2 bomber nila ang napabagsak at 11 naman ang nasira. Kinaumagahan December 11, nagtangkang dumaong ang Japanese South Sea Force sa Wake Island. Gamit ang mga light cruiser na Yubari, Tenryu, Tatsuta, 11 destroyer, mga submarino at mga merchant ship, sinubok ng mga Hapones na igupo ang depensa ng isla. Buong tapang na sumalakay ang 4 na Wildcat kung saan kanilang napalubog ang isang Japanese destroyer, ang Kisaragi. Wala ni isa sa mga sakay nito ang nakaligtas at ilan pang barkong Japanese din ang kanilang napinsala. Pinalubog naman ng mahusay na pambobomba ng 5-inch gun ng mga Marines ang barkong Hayate. Nabiyak ito sa gitna at agarang lumubog. Ito ang itinuturing na pinakaunang surface ship ng mga Japanese na napalubog ng mga Amerikano. Nagtamo ang mga Hapones ng 407 casualty sa kanilang unang pagsalakay
at sila ay kahiyahiyang umatras. Ibinalita sa Amerika ang bigong pag-atake na ito ng mga Hapones, ang unang magandang balita ng digmaan. Sa kabila ng balitang ito, hindi rin naman may kakaila na mabilis nang nauubos ang supply ng mga Marines, kaya't muling humingi ng tulong si Cunningham sa Naval Command ng reinforcement at resupply. Dalawang carrier task force ang binuo ng US Navy para tulungan ang Wake Island. Ang Task Force 14 sa ilalim ni Admiral Fletcher ay binubo ng US carrier Saratoga, 3 cruiser at 8 destroyer. Bit-bit ng task force na ito ang milyon-milyong bala, bomba at iba't ibang mga supply na kinakailangan ng mga sundalo para lumaban. Ngunit ang pinakamahalagang dala nito ay ang mga karagdagang sundalo at mga fighter plane. Ang Task Force 11 naman sa ilalim ni Admiral Brown ay binubo ng carrier na Lexington, 3 cruiser at 9 na destroyer. Inatasan ang pwersang ito na salakayin ang mga Japanese bases sa Marshall Island para hatakin ang mga barko ng kalaban palayo ng Wake Island. Gayunpaman noong December 22, isang nakababahalang report ang dumating sa kamay ng mga Amerikano. Kanilang napag-alaman na 2 Imperial Japanese Navy Fleet Carrier ang namataan malapit sa kanilang operasyon. Ito ang Soryu at Hiryu. Para protektahan ang mga natitirang asset ng US Navy, ipinag-utos ni Vice Admiral William Pai ang pag-atras ng mga task force pabalik ng Pearl Harbor. Naiwan sa kanilang sariling kapalaran ang mga matatapang na Marines ng Wake Island. Dahil sa matinding depensa ng mga Amerikano, napilitan na ang mga Hapones na ipatawag ang kanilang carrier na Soryu at Hiryu at napakaraming mga cruiser at destroyer. Kasama ng paribagong pwersang ito ang 1,500 na mga Japanese Marines na uukupa naman sa isla. Nagsimula ang ikalawang pagsalakay noong December 23, 2:35 ng madaling araw. Binomba ng mga eroplano at barkong Japanese ang posisyon ng mga Amerikano bago sila dumaong sa iba't ibang bahagi ng isla. Sumagot naman ng pagtira ang 3-inch gun ni Lieutenant Robert Hanna. Kanyang napalubog ang 2 patrol boat ng mga Hapones. Ilang beses na nakadaong ang mga Hapones, ngunit makailang beses din silang nataboy ng mga Amerikano pabalik sa dagat. Makalipas ang ilang araw na bakbakan, napabagsak na ang lahat ng Wildcat Fighter ng mga US Marines. Dahil dito, malaya na ang mga eroplanong Japanese na puntiryahin ang depensa ng Wake Island. Ilang oras pang nagpatuloy ang labanan hanggang mabutas ng mga Japanese Marines ang depensa ng mga Amerikano sa paligid ng airfield. Nagkawatak-watak ang pwersang Amerikano kung saan marami sa kanila ang napalibutan ng mga kalaban at wala na silang pag-asa pang makawala. Nagpasya ang commander ng Wake Island na sumuko na para iligtas ang buhay ng kanyang mga tauhan at ng mga sibilyan. Makalipas ang 15 araw na labanan, 52 na mga Amerikano ang nasawi, 49 ang sugatan, samantalang 433 naman ang mga nabihag. Sa panig naman ng mga Hapones, nalagasan sila ng 2 destroyer, 2 patrol boats, 31 na eroplano at hindi bababa sa 1,000 casualty kabilang na ang mga namatay at nasugatan. Karamihan sa mga nabihag ang ipinadala sa Japan at China para maging forced laborer. 98 na mga prisoners of war naman ang naiwan sa isla para magsilbing manggagawa. Mula 1942 hanggang 1945, pinalakas ng mga Hapones ang depensa ng isla, ngunit hindi ito direktang sinalakay ng Allied Forces dahil sa limitado nitong estratehikong kahalagahan. Kapalit nito, pinalibutan ng mga Amerikanong submarine ang isla para gutumin ang mga Hapones. Noong October 1943, binomba ng mga eroplano ng carrier Lexington ang Wake Island. Dahil sa pangamba na mag-riot ang mga prisoners of war kapag sumalakay ang mga Allied Forces, ipinag-utos ni Shigematsu sa Kaibara ang pagpatay sa kanilang lahat.
Dinala sa pinakadulong bahagi ng isla ang 98 na mga US prisoners of war at sila ay pinagbabaril ng mga machine gun. Isang Amerikano ang nakaligtas sa maramihang pagbitay na ito kung saan siya ay tumakas at iniukit sa isang bato ang mga pangyayari. Siya ay muling nahuli at personal na pinugutan ng ulo ni Sakaibara sa kasalukuyan. Makikita pa din ang batong pinag-ukitan ng hindi pa nakikilalang sundalo na ito. Nakalaya lamang ang Wake Island nang sumuko na ang Japan sa digmaan. Dito nakita ng Allied Forces ang mga ebidensya ng isang war crime na sinubok pang itago ng mga Hapones. Nilitis at binitay si Shigematsu Sakaibara dahil sa kanyang pagpaslang sa mga prisoners of war ng isla ng Wake. Bagamat nagwagi sa labanan, naging napakabigat naman ng kabayaran nito sa mga Hapones. Isa itong pyrrhic victory o isang pagwawaging sobrang daming sakripisyong hiningi na parabang natalo ka din. Sa kabilang banda naman, bagamat natalo ang mga Amerikano, ang labanan sa Wake Island ay nagsilbing inspirasyon para sa kanila na ipagpatuloy ang paglaban. Napakarami pa nating kasaysayan na pag-uusapan kaya't siguraduhing napindot nyo na ang like and subscribe button. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin ang kasaysayan.